piliin ang tamang daan. Ako si Risa Singson Kaupeng, book author at editor. Magkapit pandesal muna tayo. Minsan, naisip ko kung bakit may mga taong sobrang pinagpala at mayroong mga taong tila hindi makaahon sa kanilang pinaglukmukan. Kahit napilit mo silang tulungan, parang ayaw nilang makalaya sa kahirapan, mapang-aping kalagayan o di kaaya-ayang sitwasyon sa buhay nila. Sabi ng kaibigan ko, dahil daw yon sa kakulangan nila sa kaalaman. They don't know any better, sabi niya. Kaya kontento na sila kung nasan sila kahit may mas magandang buhay na pwede nilang maabot. Ako naman, ang pakiwari ko ay mali ang kanilang pagpapahalaga sa mga bagay. Imbis na magtiis ngayon para maginhawa ang kinabukasan, ipinagpapalit nila ang panandaliang kasiyahan para sa pangmatagalang karukaan. Kapatid, gumawa na ang Diyos ng daan upang tayo'y magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Sabi sa Isaiah 30 verse 21 na maririnig natin ang tinig ng Diyos na magtuturo sa atin ng tamang daan saan man tayo naroon. Ngunit, nakikinig ba tayo? Pinipili ba natin ang tamang daan na ito o nakikinig tayo sa pita ng ating laman na panandali ang saya lang ang isinusulong? Patag na ang daan ng Diyos. Kailangan lang natin ito tahakin at tsak, pagpapala ang nagaantay sa atin. Tayo magdasal. Lord, bigyan niyo ako ng karunungang piliin ang tamang daan. Amen.